Yan, kasama ang Unstoppable Witty Combo na sina Peter Musni. Masadaan naman natin ang mga maiinit na isyo at balita. At Rica Lazo. I'm sure talaga kayo po'y nakangiti. Masada sa Teleradyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iis Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa-hay-buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan. Kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabag alas 10 ng umaga sa Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga... Ilinaw. Alayan lang tayo ngayon, ha? Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kompleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patrol ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama, ito po ang nag-iisang Teleradyo. Mga balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Ngayon po ay Sabado, January 22, 2022, sa ulo ng mga balita. Record high sa aktibong kaso ng COVID-19 na itala. Eksperto nagbabala laban sa sadyang pagpapahawa ng sakit. Travel protocol sa mga Pinoy na galing sa ibang bansa niluwagan pa ng Interagency Task Force. Bilang ng Pilipinong payag magpabakuna, tumaas. Pagtuturok ng primary doses sa mga butika, pinag-aaralan. Babae timbog sa pagbebenta ng peking gamot. Antigen kits na ibinebenta online, nasabat naman sa Maynila. India National dinukot at pinatay sa Albay. Suspect na pulis, arestado. At sa showbiz spotlight, Zijan Jaranilla excited na sa pagganap bilang Ding sa Darna the TV series. At sa ating mga balita, umabot na sa mahigit 3,357,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 32,744 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa ngayon, mahigit 291,000 pa ang aktibong kaso na pinakamataas mula nang tumama ang pandemya. Ayon kay Dr. Mary Lane Padlan ng One Hospital Command, nakikitaan na ng pagtaas ng hospital utilization rate sa iba't ibang rehiyon. Hospital care utilization rate natin, USEC, no? May nakita tayong pagtaas sa mga ibang regions. Meron na tayong nasa high risk ngayon, which is yung region 8. Then yung mga other regions po, tumaas, no? And nasa under moderate risk po, such as CAR, region 1, 2, 5, 6,
7, 9, and 13 po. Ate, sorry, correct me, correct myself. 5, 6, 7, 11, and 13. Iginit naman ng Department of Health na dapat ay handa ang mga ospital sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. So dapat lahat po ng ospital, both public and private, should allocate at least 30% for private and 50% for public of their hospital beds for COVID-19. Kailangan na rin po mag-stockpile ng ating mga pinakailangang gamot para po sa pagmamanage ng ating mga COVID-19 cases. At panghuli at pinaka-importante, kailangan pong pataasin po natin ang antas ng pagbabakuna sa lahat ng ating pong mga regions so that everybody can get protected. Si Health Undersecretary Rosario Vergere. Naniniwala naman ang Okta Research Group na malabong umusbong ang panibagong COVID-19 variant na mas matindi pa sa Omicron variant. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Father Nicanor Ostriaco na kapag nagkaroon ng panibagong variant, husa na itong mamamatay o mawawala sa katawan ng tao. The data is good. Because you see, the computer, you see, what happens is they can look at the virus and they will say, what can it change into? And basically, they said it cannot change much now because Omicron is so different from the others that if it changes to be different from Omicron and different from Delta and different from Alpha, it will not work anymore. The virus will die. Iginiit din ni Austriaco na hindi dapat sumunod ang Pilipinas sa plano ng United Kingdom na magtanggal na ng face mask. The mask mandates will probably be some of the last things we will lift. Because the mask mandate, you see, the vaccines protect you against hospitalizations and death, but the masks help prevent transmission. And so the mask mandate will be one of the last things we will lift once we are moved to an endemic state. It's the least inconvenient given the lockdowns that we have to experience beforehand. Iginiit ng grupo na malaki pa rin ang proteksyong na ibibigay ng face mask laban sa COVID-19 at iba pang sakit. May mga added benefits din yan eh. So wala nang masama if we continue wearing the mask. I mean, even walking outside, you can filter out the pollution from ano yung mga smoke. So actually it's not so bad. Siguro yung mga indoors medyo na nauumay na yung mga ibang kababayan natin wearing mask in the malls, pero yeah. Maganda rin pag naka-mask kasi parang maraming gumaganda at gumagwapo. Yeah. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Nagbabala mga eksperto laban sa sadyang pagpapahawa ng COVID-19 para mapalakas ang immunity sa sakit. Ayon kay Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, delikado ang sadyang pagpapahawa ng COVID-19 dahil maaari itong magdulot ng malalang sintomas. Mas mataas din aniya ang panganib nito sa mga senior citizens at may kondisyong medikal. Mabuti po ang breakthrough infection ninyo ay mild, hanggang moderate siguro, pero mild. Pero magkakaroon kayo ng boosting ng immunity. Pero kung maging severe yun, hindi yun maganda. So hindi natin titignan na magpapa-infect na lang tayo, hindi po ganun yung magkayari. Nagpaalala naman ang mga eksperto na maaaring magdulot ng malalang sakit at pagkakaospital ang Omicron variant. There is a specific population we call the vulnerable population. But even if it will just present with the flu-like symptoms, there is still a higher possibility that it can progress to a more severe COVID. Si infectious diseases expert Dr. Ronjean Solante. At sa puntong ito, partner, makakasama natin si Dr. Bernadette Velasco, Operations Manager ng One Hospital Command Center. Magandang umaga po, Dr. Velasco. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nakikinig po. Opo. Doctor, base, kasama rin po natin si Zen Hernandez, no? Base po doon sa huling pronouncement ng DOH, pinaghahanda na po yung iba pang mga ospital sa iba mga rehiyon dahil sa inaasahang mas pagdami pa po ng kaso
ng Omicron variant no sa labas po ng Metro Manila Region 3 at saka siguro po ay Calabarzon. Sa ngayon po ba gaano kalaki o pagtaas yung nakikita nyo base sa mga tawag po sa One Hospital Command Center? So ngayon po sa mga tawag base po sa mga calls na nareceive po natin no. Twice po ang taas natin kumpara po nung December and to think na January 20 pa lang po tayo. So we're averaging around 1,000 calls per day po or per 24 hours. Yun po yung nare-receive natin mga tawag. Okay. Tapos, gaano kabilis naman po na i-refer sa mga iba't ibang ospital yung mga tawag po kumpara po dun sa mga tawag bago itong Omicron surge? So ngayon po, mas konti po ang nare-receive natin mga tawag na nagre-request po for hospitalization or kailangan pong i-admit sa mga hospital. So ngayon, ang pinaka nakikita namin average is around 7 to 10 hours po para mapa-admit po natin sila sa isang hospital. But sometimes, kung medyo stable po yung pasyente, ito po yung medyo pinaprioritize po kasi natin yung mga emergency cases. Kung medyo stable naman po yung mga kaso, pinipila po natin sila sa hospital, it will take around 15 to 24 hours po. Okay. Doctor, tsaka po ano, linawin lang po natin, no? Kasi dati ang conversation nakafocus sa Metro Manila tsaka dun sa mga Karatig na rehiyon. Pero ang One Hospital Command Center po, tama po ba nationwide, no? Correct po. So meron po tayong mga in-established din na mga regional One Hospital Command Center. So sila naman po ang nagre-receive ng mga calls. Ang role naman po ng National OHCC ay kung kailangan po natin ng mga inter-regional po na transfer or kung hindi na po na-overwhelm na din po ang regional OHCC or bilang may tumawag po sa ating hotline, tayo na po ang nag-facilitate po ng request. Alright, Doc Bernadette, good morning. So, meron din po kayong, opo, meron din po kayong tala sa ibang rehiyon with regard to cases. Kasi we'd like to know also kung anong mga rehiyon, again, yung kailangang tutukan. Alam ko nabanggit nyo kanina, pero maganda lang na ulitin kung alin-alin itong mga areas or regions of concern. Sa ngayon po, ito yung mga alert na sa alert level 4. So ito po yung mga tinitingnan po natin. Same as kung ano po ang dinirefer po na aming binalabas po ng Department of Health, yun din po ang aming mga binabantayan po. Mm-hmm. Pero so far, sa labas ng Metro Manila, ano yung pinaka mataas ang kaso na rehiyon or probinsya? So based on kaso, no, wala ko yung data ngayon sa akin. But I can only share po yung based on yung sa health sa utilization po ng kanilang bed. So ang nakikita po natin, of course, NCR, nandiyan po, isa yan sa mga binabantayan natin. And also, we can see Region 3 and Region 4 po. Region 4A, I mean. And then, Region 2 and also Region 8. And of course, yung car po natin. Okay. And sa inyong mga tawag, may nagre-report pa rin ng mga severe or critical? Nabanggit nyo kasi kanina yung tagal din, ano, bago sila ma-refer sa isang hospital. Parang natatagalan pa rin ako dun sa 7 hours, if ever, kasi na parang nagpapanik ka na, di ba, at medyo malala ang sitwasyon. Kaya pa ba yung paikliin kung talagang emergency case? Correct po, medyo matagal kung iisipin mo na emergency case. Pero yung ito po ay binabantayan po natin, no, habang dinerefer din natin sila sa mga facilities. But for those po na talagang emergency at kailangan po mabigyan ng pangunang lunas, like yung mga nawalan na po ng pagsibok ng puso or kailangan na po talagang bagyan ng tubo para makatulong mahinga, ito po ay nare-refer naman po natin kagad-kagad. Less than an hour po nare-refer po natin. Less than an hour, okay. Meron din tayong mga naitatala, of course, na mga death, no, sa ating daily monitoring. Kadalasan po, ano yung profile ng ating mga nakakaranas na mga ganyan, nagiging severe at critical? So,
Ang nakikita lang po natin ay may mga elderly at yung mga unvaccinated. But again po, no, hindi namin hawak yung national data po. So hindi ko talaga masabi kung ano talaga yung profile nila. But what we are seeing based on our calls po, they are the unvaccinated or partially unvaccinated population. Okay. Dr. Bernadette, doon po ba sa One Hospital Command Center, di ba marami pong tumatawag sa inyo araw-araw, no? Binigay nyo po yung datos kanina. Pero nagkakaroon din po ng parang triage system po, no? Pag tumawag, hindi naman lahat ng tumawag na humihingi ng hospital bed, talagang nire-refer nyo, no? So sinasala din po, no? Kung talagang kailangan ng hospitalization. Tama po ba? Correct po. So kaya po natin na-establish ang One Hospital Command Center kasi gusto natin makatulong sa mga hospital na hindi po sila makongest ng mga asymptomatic and mild cases kasi gusto natin sa labas po sila ng hospital naka-isolate. Okay, kung ganun po, dahil marami tayong kaso nakikita lately because of the Omicron variant, nagdagdag din po ba ng tao yung One Hospital Command Center, yung mga tumatanggap po ng tawag? Yeah, since Delta po, no, nag-increase na tayo kasi nakita po natin ang demand because of the number of calls na nare-receive natin. So right now, we maintain po yung number na yun even if bumaba na po noong November-December, bumaba na yung number of calls natin, we maintain po the number. Now that we're already in yung January surge, ang ginawa po natin ay binago po natin ang schedule, duty schedule po ng mga staff natin and we did pull out some of the staff po na nagtatrabaho sa mga ibang divisions so that they can augment po in receiving calls. Okay. Example po, dito sa Metro Manila, dahil dito pa rin po yung concentration ng mga kaso, gaano karami po yung tao nyo sa One Hospital Command Center na tumatanggap po ng tawag araw-araw? Sa isang shift po, we're around 60 to 70 po per day ang tao po sa ating command center. Plus, meron po tayong third party po na command center na tumutulong din po mag-receive. So they are around 15 to 20 po na people. Okay. Tapos po, Doctor, di ba ang sabi ng DOH, sinabihan na po yung mga ospital sa labas ng Metro Manila na magdagdag ng hospital beds para sa COVID cases, no? So sa public hospitals, 50% ang increase na hinihingi. Tapos sa private, 30. Gaano po ba kadali sa isang ospital na makapagdagdag ng mga COVID beds? Kasi alam po natin na hindi lang po COVID ang inaasikaso ng iba't ibang ospital, no? Marami rin po mga non-COVID cases. So dahil dito, gaano po ba kabilis mag-expand kadalasan ng isang ospital sa labas po ng Metro Manila? Correct po. It will depend actually sa syempre sa manpower po and equipment and yung mga beds available po, no, ng each hospital. But the national government is just on standby to whatever pong tulong na hihingin po ng ating mga regional hospitals or provincial hospitals po. So medyo mahirap po kasi lalo na may mga healthcare workers na natatamaan and plus the fact po na gaya ng sabi nyo na kailangan pong i-cater din po nila yung mga non-COVID beds. So as early as now po, yung mga regions po na medyo nakikitaan na po ng pagtaas ng kaso, sila po yung sinasabihan na po na dapat nag-i-increase na kayo, naghahanda na tayo para in case na dumami na yung kaso, naka-ready na po yung hospital. So Doc, ang One Command Center hindi naman tinatamaan ng problema sa manpower pagka nahahawaan or nagiging close contact yung ating mga tauhan? Kasi kahit po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, nagkakaproblema. Yeah, we have the same problem po. Lalo na nung second week ng January, we have around 60 plus po na staff na naka-isolate. Luckily, they are all mild symptomatic. But right now, we have around 13 na lang po na naka-isolate and they are just finishing their isolation. But we continued po to serve and they continued po to have their duty po even if they are on isolation. Okay. At sa isang may sakit po or syempre nalaman niyang nagka-COVID siya at tatawag po sa inyo, maaasahan po ba na may makakausap agad?
O pwede po, no, na na-discuss na namin tong problem na to na it's been ongoing during the previous surge. So far po, wala po kaming masyadong naririnig na hindi po namin na tatawagan po or na-receive po yung mga calls nila. So what we do now is kung may na-miss kami na calls, we're able to get the number na po and call back na po dun sa mga tao. But sa may mga COVID, just to add lang po, no, you don't need to directly po call the One Hospital Command Center because we have also existing mga LGUs or even the Barangay Health Emergency Response Team to cater whatever your need is. So sila po yung unang tutugon sa inyo and then we just elevate it to the national government kung hindi na po makakayanan. Let's say, for example, ang isolation po na hindi kaya mag-home isolation at kailangan po ng facility, that's the time that we will help po. But anytime, you can also direct call po ang ating hotline. And we will just direct and guide them how to proceed with their case. Okay, para rin pala sa ospital po, ano yung nangyayari sa inyo na na-overwhelm, dinadagsa kahit yung mga very mild cases or di ba hindi kailangan tumawag kaya napakarami nung tawag. Pero pagka mild ang cases at humihingi po ng payo, for example, for home management, may mga ganyan po ba? And what do you tell them po? Yes po, may mga ganyan din tayong mga nare-receive. So for those po mga walang symptoms or mild symptoms, tapos naging positive po yung kanilang results, what we advise po is to call or to communicate with their Barangay Health Emergency Response Team. After which po, since allowed na tayo mag-home isolation, ang ginagawa po ay i-assess po ang kanilang bahay kung possible po na mag-home isolate siya. If possible po, then i-monitor na po siya from there on. If hindi naman po capable yung bahay para mag-home isolate siya, what we do is yung BHRS, is i-refer po siya sa local government if may available pa pong isolation facility. So may available pa po, then doon po siya i-accommodate. Kung wala po, ipinapasa na po siya sa amin through the Auckland Kalinga. And then, saka po natin siya hahanapan ng isang isolation facility, which is usually pag galing naman po sa mga LGU, napaprioritize din po natin. Okay. Doc Bernadette, isang na lang pong tanong mula galing sa akin po, no? So, ang understanding ko po ay yung One Hospital Command Center para sa general public, no? Pero dahil nabanggit nyo na tumataas din ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga healthcare workers, na-accommodate din po ba sila during surges, yung mga siguro healthcare frontliners na nangangailangan ng ospital or kanya-kanyang ospital na yung bahala sa kanila? I can speak of NCR, which we are currently doing po, no? So ang ginagawa po natin ay ang Metro Manila CHC through RD Global po, Gloria Balboa. Nag-open po tayo ng mga isolation facilities for healthcare workers. So during the time po na madaming nagkakasakit na healthcare workers or madaming COVID positive, we prioritize them to be isolated po. So far, sa ngayon po na may mga nagre-request ng mga hospitals na natamaan po ang kanilang mga staff, ina-accommodate po natin sila doon sa mga isolation facilities po na available. So not necessarily po doon po sa kanilang hospitals kasi added ano na naman po, bed space yun. So we expect them, dinadala po natin sila sa mga isolation facilities natin. Okay, Dr. Bernadette Velasco, siya po ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit sa inyo. Okay, good morning po sa inyo. At balik po tayo sa karagdagang mga balita. Liluwagan ng Interagency Task Force on Travel Protocol sa mga Pilipinong manggagaling sa ibang bansa. Papayagan ng pumasok ng bansa ang mga Pinoy na kagagaling lang sa COVID-19 at nagpositibo sa pre-departure or kagagaling lang sa COVID-19 at nagpositibo sa pre-departure RT-PCR test. Pero kailangan magsumite ng ilang dokumento kabilang na ang COVID test at 2 araw bago ang biyahe. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na dapat ding magsumite ng medical certificate na magpapatunay
na natapos na ang mandatory isolation period at hindi na nakahahawa ng sakit. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang sumailalim sa facility-based quarantine applicable to them based on the classification of the country, territory, or jurisdiction of origin at ng kanilang vaccination status. Kung fully vaccinated at galing sa green list countries, territories, or jurisdictions, kailangan nilang mag-facility-based quarantine prescribed for yellow list countries, territories, or jurisdictions for fully vaccinated arriving passengers. Nauna ng hiniling ni Presidential Advisor Joey Concepcion na luwagan ang quarantine protocols ng mga balikbayan, OFW at turistang bakunado kapag bumaba ang mga kaso ng COVID-19. Dapat ibalik natin yan sa 3 days and 5 days. Ano? Once Omicron simmers down, no? And hopefully that will happen in the next weeks. No? Maybe by February, babaksak na yan and maybe we can open up. No? Bring it back to that level. Okay. But down the road, eventually, hopefully within the year, we should find a way how to just get rid of quarantine, no? And allow free movement already. Pabor ang health expert sa panukala pero iginiit na dapat itong dahan-dahanin at mahigpit na ipatupad ang health protocols. Dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong payag ng magpabakuna laban sa COVID-19. Sa survey ng Social Weather Stations, lumabas na 33% ng respondents ang handang magpabakuna habang mahigit 38% na ang fully vaccinated. 1% naman ang ayaw magpabakuna habang 7% ang hindi pa makapagdesisyon. Pag-aaralan naman ng Department of Health ang posibleng pagtuturok ng primary doses sa mga butika. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na aalamin muna ang dato sa pagbabakuna ng booster shot sa mga butika bago isunod ang pagtuturok ng primary doses. Booster lang muna ang inalaw natin para tingnan natin kung kumusta yung kanilang cadence. Sabi nga, paano yung kanilang proseso. Mas madali kasi yung booster, mabilis na lang, kailangan lang yung box card, tapos yung ID, hindi na kailangan masyado ng screening. Pag-evaluate po tayo ng after 1 week, tapos tingnan natin kung pwede na yung yung mga primary doses. Sa ngayon, halos 57 million na ang fully vaccinated sa bansa, kung saan halos 6 na milyon ang nakatanggap ng booster shot. Nananawagan ng Department of Health para sa mga volunteers na tutulong sa pagbabakuna sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon sa DOH, mangangailangan din ng dedicated vaccine teams na tututok sa pagbabakuna sa nasabing age group na nakatakdang simulan sa susunod na buwan. Nauna nang inihayag ng National Vaccine Operations Center na posibleng ilabas sa susunod na linggo ang guidelines sa pagbabakuna sa mga 5 hanggang 11 taong gulang sa bansa. At simula sa Lunes, tatanggap na ng online application ng Department of Labor and Employment para sa 5,000 pisong ayuda ng mga manggagawang apektado ng Alert Level 3. Kabilang sa requirements ang temporary o permanent closure report, payroll, employment contract at cash vouchers. Pero sa panay ng teleradyo, pinayuhan ni Labor Assistant Secretary Dominica Tutay ang publiko na huwag munang buksan ang online app system dahil may mga kailangan pang ayusin. Sana po, huwag nyo munang buksan bukas or sa linggo yung ating sistema at baka bigla tayong magkagulo. Meron pa po kaming mga kailangang ayusin at the regional office, yung pong mga authorized evaluators po natin. So yun na lamang po ang ginagawa natin. Sa datos ng DOLE, 13,000 manggagawa ang pansamantalang natigil o nawalan ng trabaho dahil sa permanent closure o retrenchment dulot ng Alert Level 3. Samantala, nagsanib puwersa ang ABS-CBN at 57 election partners para matiyak ang maayos at malinis na pagdaraos ng halalan 2022. Sinabi ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez na napakahalaga ng darating na halalan sa May 9. The pandemic compelled us to pause and reflect and reevaluate our priorities.
It also made us explore new opportunities and transform our organizations. Meanwhile, the recent devastation caused by Super Typhoon Odette reminded us that our concerns extend far beyond the coronavirus. And that makes the upcoming elections even more critical for every Filipino. Katuwang din ng network para matiyak ang maayos at malinis na halalan, ang iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines. Maasahan niyo po ang santatahan lakas ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng honest, orderly and peaceful election, and we will partner with the Philippine National Police and the COMELEC to ensure that the will of the people will be manifested this coming elections. Narito po ang mga partners mula sa iba't ibang sektor na makakatuwang ng ABS-CBN ngayong Halalan 2022. Abangan, 8 taong gulang na bata ginahasa at pinatay ng sariling ama. 5 arestado kaugnay ng cyber attack sa Banco de Oro. Karagdagan pa mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon sa magitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating.
na aalala. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 na... Nagbabalik ang teleradyo balita. 8 taong gulang na bata ang ginahasa na pinatay pa ng sariling ama sa Rizal. Ang detalye mula kay Ana Cerezo. Ana? Magandang umaga, Zen. Nagtagpuang walang buhay ang 8-6 na batang babae sa isang kanal sa Barangay Dolores sa bayan ng Taytay Rizal, Huwebes ng hapon. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, natuklasan ng ilang taga-barangay ang bangkay matapos mapansin kung sangsang na amoy sa kanilang lugar. Pinasa kung saan ang galing ang amoy at doon nakita ang bangkay sa kantag. Nakilala ito bilang batang babae na nawala nung pa. Noong Biyernes, inimbitahan ng hepe ng Taytay Police Station na si Police Lieutenant Colonel Francisco Quintan ang bata para sa initiative. Okay. O, nasisira yata yung linya, Ana. Ayusin lang natin. Okay, balikan mo na lang kami. Magbabalik po si Ana Cerezo. Samantala, naaresto na ang 5 suspect sa cyber attack sa Banco de Oro noong Disyembre. Nadakip sa entrapment operation ang 2 Nigerian national at kasabwat pa ang 2 Pilipino. Nauna nang sumuko ang isang suspect na nagsilbing taga-kopya ng text messages ng banko para makapambiktima. Galing umano ang detalye ng mga biktima sa hacker na si Clay Villarosa na nagbebenta ng account details sa mga kapwa hacker. Nakapagsenda po kami ng blast sa mga different numbers and na may kasamang links na for example, you have successfully transferred 50,000 from this account to this account. Tapos may nakalagay po dun sa ilalim na link po. Tapos ang nakalagay po dun na sender name sa marireceive yung text message is BDO alerts na which is kiniloan lang po namin. Magla-login na po kayo dun ng user and password. And then po, hindi na po kayo makaka-receive ng OTP kasi meron na po kaming OTP bypass. Kasong paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang isinampa laban sa mga suspect. Nasabat naman ng National Bureau of Investigation ang mga hindi sertipikadong antigen test kits na ibinebenta online. Naaresto ang isang Chinese national sa niraid na warehouse building sa Maynila. Sa Santa Cruz, arestado naman ang online seller dahil sa pagbebenta ng mga peking gamot. Nakuha sa suspect na si Monique Gamboa ang mga kahon ng iba't ibang gamot na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. At makakasama natin uli si Ana Cerezo para sa balita niya kanina tungkol dun sa 8-year-old na babae, na bata, na ginahasa at pinatay pa di umano na sarili nitong ima. Ana? Magandang umaga, Kristen. Tulad ng nabanggit ko kaninang umaga, kanina, itong bata, may batang na 8-6 na batang na tuklasan sa may kanal sa Barangay Torres sa Taytay River noong Huwebes ng hapon. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, natuklasan ng ilang taga-barangay ang bangkay matapos mapansin ang masangsang na amoy sa kanilang lugar. Hinanap nila kung saan ang galing ang amoy at doon nakita ang bangkay sa kanal. Nakilala ang bata bilang itong batang babae na nawawala noong isang linggo pa. Noong Biyernes kahapon, inimbitahan ng hepe ng Taytay Police na si Police Lieutenant Colonel Francisco Panisan ang ama ng bata para sa initial na investigasyon. Dito umano inami ng ama na siya ang pumatay sa kanyang anak matapos niyang gahasain. Sabi ng mga otoridad, sinuwento ng suspect na ginahasa niya ang kanyang anak habang ito ay nag-isip. Nang pumiglas ang bata, sinakal umano ng tatay hanggang ito ay namatay. Pagkatapos, sinabi ng suspect na inilagay niya ang bata sa bangkay, ang bangkay ng bata sa kanal sa tapat mismo ng kanilang bahay. Nakakulong ngayon, Kristo ng suspect sa nakamakailan lang ay nakalaya. Dahil nakalaya pa lang dahil sa isang drug-related case. Naharap siya ngayon sa kasong rape with homicide. Christian, balik sa inyo. Okay, maraming salamat sa iyo, Ana Cerezo. At sa Taguig, isang residente ang nagwala matapos harangin sa enhanced vaccination checkpoint. Walang maipakitang vaccination card ang babae dahil ayaw niyang magpabakuna. Hindi naman inaresto ang babae, pero kinuha ang kanyang pangalan bago pinauwi. It's my right, may bakit ko na ito ka-vaccine.
Sinitary ng grupo ng mga binatilyo dahil sa kaduda-dudang vaccination card. Itong dalawa, may vaccine card, wala naman pong may presentang valid ID. Kasi kahit sino naman pwede magsulat lang ng ganito, tingnan nyo. Wala man lang date of birth, wala man lang picture. Kahit sino pwedeng magpresenta ng ganyan. Kaya lang, paano niya patunayan ngayon na kanya nga ito? Maaaring padaanin ng mga hindi bakunado sa checkpoint pero kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test o sumailalim sa libreng testing ng lungsod. Nagbabala naman ang Malacanang laban sa mga nagbebenta ng umano'y vaccination exemption cards. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na inaalok ang exemption card sa mga hindi bakunado na naisumakay sa pampublikong transportasyon. Nananawagan kami sa publiko na huwag magpaniwala sa mga kumakalat na balita tungkol sa sinasabing COVID-19 vaccination exemption card. Maliban sa peke, hindi po ito nakakatulong sa ating laban kontra COVID-19. Ayon sa DILG, naaresto na ang ilang suspect na sangkot sa pagbebenta ng pekeng vaccination exemption cards. At abangan sa Showbiz Spotlight, Zayjan Jaranilla excited na sa pagganap bilang Ding sa Darna the TV series. Karagdagan pa mga balita sa aming pagbabalik. Sa ating pagtutulungan bilang ang balita hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nanghuhuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung mga namin, pero paunti-unti at na lang. Street Smart! Kunwari walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayan na pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo.
Basta't kapasada, masarap kasama sa kwentuhan. Paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Eh, mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan. Na puno ng kabuluhan. Dun sa ating budget allocation. Saan? Nag-iimbis na kakate? Hindi naman, balo ko lang party. At nagsayang palagay mo. Pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join na sa talakayan kasama ang Unstoppable Witty Combo na sina Peter. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Inirekomenda ng Department of Science and Technology ang paggamit ng Virgin Coconut Oil o VCO para sa mild at moderate symptoms ng COVID-19. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na lumabas sa pag-aaral na mas mabilis gumaling ang lagnat, ubo, sipon at iba pang sintomas ng pasyenteng umiinom ng VCO. Pero paalala ng kalihim, adjunct therapy lang ang VCO o karagdagan sa iba pang gamot. VCO can be an effective adjunct therapy in managing COVID-19 and symptoms, whether mixed in nutrition meals or taken separately. Both VCO trials by DOST FNRI confirm that VCO hastens the resolution of COVID-19 signs and symptoms. Iginiit din ang kagawaran na mahalaga pa rin magpabakuna para maiwasan ang malalang sintomas ng sakit. Baka kasi ang mangyari dyan, ang PCO, pwede na natin inumin. So dyan na lang, okay na ako. Hindi po namin sinasabi yon. Ang sinasabi namin ay pwede nyong inumin yan. Maganda. Pero baka may kailangan pa kayong ibang inumin. At ang makapagsasabi niyan ay ang health professional. Si Philippine Council for Health Research Executive Director Jaime Montoya. Samantala, sinimulan na ng Department of Health ang pamamahagi ng COVID-19 Home Care Health Kits o Kalinga Kits sa Bacoor City, Cavite. Laman ito ang alcohol, face mask, sabon, disinfectant spray, tissue, gamot at COVID-19 information sheet. Naniniwala naman ang isang health system specialist na dapat ding lagyan ng thermometer, paracetamol at garbage bag ang home care kit. Ito ay para matugunan ang self-monitoring at infection control ng COVID. Ang unang laban talaga ay sa bahay. So pag binigyan mo ng home care kits ang isang pamilya, lalo na yung tatlong bagay, no, ma-monitor sila, maibsan yung mga simptomas, saka ma-prevent ang pagkalat ng virus, dun pa lang matutulungan mo na yung mga frontliners natin. Ang health system specialist na si Dr. Albert Domingo. Sa police report, dalawa ang patay sa pamamaril sa bayan ng Pulanggi, Albay. Unang natagpuan ng bangkay ng Indian National na si Parmendes Singh sa loob ng kotseng nahulog sa palayan. Responde si Barangay Kagawad Marlon Rebusquillo pero pinagbabaril din siya ng suspect. Naaresto naman ang suspect na si Police Corporal Brian Aguilar na itinuturong dumukot sa Indian National at may-ari ng kotse kung saan natagpuan ng biktima. Dinampot din ang kapatid ng polis matapos madiskubring kasama rin ito sa pagdukot sa Indian National. Naharap ang magkapatid sa kasong double murder. Sa Pasay, nasabat ang halos 5 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa labas ng isang commercial building. Timbog ang babaeng target na operasyon na miyembro umano ng grupong nagbabagsak ng ilegal na droga sa Cavite, Las Piñas at Pasay. Patuloy namang tinutugis ang iba pang kasabwat ng suspect. At sa Rizal, arestado ang isang mag-ina dahil sa ilegal na droga sa San Mateo. Unang dinampot sa buy-bust operation ng senior citizen na ginang habang naaktuhang gumagamit ng shabu ang anak nito at isa pang tricycle driver. Nadiskubring high-value target ang senior citizen at kasabwat ang pamilya sa pagbebenta ng shabu. Alright, at makakausap po natin si Professor Guido David, ang fellow ng Octa Research Team. Maganda umaga, Prof. Hi, good morning, Zen and Kristen.
Good morning, Prof. Ito, mukhang nakaka-hit pa rin tayo ng mga record high. Madalas pa rin. Ano ang inyong projection sa mga susunod na araw? Well, Jen, mukhang bumababa sa NCR kahapon, 7,000 na lang. Ingat na lang kaso, 7,200. At nung isang araw ay nasa 9,400. So mukhang patuloy naman bumababa sa NCR. Pero nagsisurge na ngayon outside NCR Plus. Actually, most areas outside NCR Plus nagkakaroon ng surge eh. May record high cases na nga tayo sa Cebu City, sa Davao City. Sa Davao City, yun yung pinakamataas kahapon na nakitang kaso. Cebu City, yun nga. And many other highly urbanized cities, mataas na rin yung bila ng kaso. So, ibig sabihin nito, Prof, yung mga nasabi mong lugar, yung mga Cebu, makakaranas din yan ng mga doubling in the coming days, katulad nung naranasan natin dito sa Metro Manila nung unang sipa nitong Omicron? Actually, andun na nga. Dumodoble na nga. Nasa 780 cases na yung kahapon na natala sa Cebu City. Eh, yung peak nila nung Delta Surge, 300 lang. 330. So ngayon, more than double na ng peak nila. Tapos, hindi pa yan yung peak nila. Pataas pa yung bilang na kaso. Baka umabot pa sila ng mga 1,000 cases per day over the next, by next week siguro. Mm-hmm. Ang concern ko lang dito, Prof, kasi nga may adjustment tayong ginawa sa mga protocols. Ano? At yung iba, hindi na nagpapa-RT-PCR test. Kasi gusto lang, di ba, makomply mo yung duration ng protocol at quarantine. Hindi ba delikado na hindi rin talaga nakaka-capture yung tunay na bilang ng kaso natin per day? Yes, hindi talaga nakaka-capture yung tunay na bilang ever since naman. And kaya gumawa tayo ng estimate nun. In fact, natanong last week ni Christian kung ano yung estimate sa totoong bilang na kaso. Ang estimate natin is mga 10 times higher, at least sa NCR. Kasi dahil sa kakulangan ng limitations ng RT-PCR testing. Marami nag-home test, mm-hmm. marami nag-self-isolate. Pero nakikita naman natin na yung trend ay bumababa rin. Positivity rin bumababa sa NCR. Kaya hospital utilization bumababa rin. So hindi yung bababa kung dumadaming kaso talaga eh. So we're very confident na yung trend na nakikita natin sa NCR ay talagang pababa na. Pero concern talaga natin yung areas outside NCR Plus na tumataas at mababa yung testing capacity sa mga provinces, mas konti rin yung mga hospitals doon, yung mga hospital beds, and merong mga areas na mababa yung vaccination coverage. Yan yung concern natin kasi pag matamaan yung mga provinces na mababa yung vaccine coverage, ay mas bigat yung effect nitong nitong Omicron wave. Okay. Professor David, si Christian po, siguro kunin din po natin itong opportunity para ipaliwanag yung konteksto sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin. Kasi isang concern po rito, sa tuwing may madidinig siguro yung iba sa mga kababayan natin na sinasabi, yung trend, quote-unquote, medyo pababa na o baka nag-peak na tayo sa Metro Manila, baka naman mag-relax masyado yung iba na isipin, medyo pababa na pala, baka pwede nang lumabas, no? So, ilagay po natin sa konteksto yung sinasabi nyo na mukhang bumababa na yung cases at saka at least yung R-naught po, no? Yung reproduction number sa Metro Manila. Lahat po ito base doon sa mga naire-report, no? Sa mga datos ng DOH. At tulad ng binanggit kanina ni Zen, marami dito yung hindi talaga nabibilang kasi nga maraming hindi nako-cover ng report ng DOH, no? Tama po ba? Tama yung question, pero we also confirm this with local government data, and they are confirming what we're seeing locally. Sila kasi minsan they have capacity for nabibilang rin nila yung antigen testing, kumbaga. So we're confident about the trend. Pero again, trend lang ito. It doesn't mean na pababa yung cases. Doesn't mean na we're out of the woods or na mababa na yung cases. Ang magkaibang word yun na pababa at mababa na. Ang mababa na,
ay maabot natin baka mga February pa yun, or even March. Pero ngayon, pababa pa lang, meaning yung bilang ay kumukonti, pero mataas pa rin. In fact, pag titingnan natin yung ADAR, we're still considered severe outbreak according to COVID Act now. So we're not out of the woods for sure. Hindi tayo dapat makampante. In fact, we should use the opportunity na ipagpatuloy natin yung mga best practices natin para patuloy na bumaba yung bilang ng kaso at maging magandang kalagayan natin sa NCR by February. Pero sa ngayon, kung maging kampante tayo, baka mag-reverse pink trend, baka tumaas pa, at baka maging ano pa, baka bumalik pa yung ano, yung mga mataas na bilang ng kaso. Kaya kailangan patuloy yung best practices natin, minimum public health standards, at yung mga ginagawa natin over the past 2 weeks na binawasan natin yung mobility natin, kailangan pa rin natin yun sa ngayon. Okay. Si Professor Guido David ng Okta Research Group, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you, Prof. Okay. At nasa linya po natin ngayon si Attorney Victor Lorenzo. Siya po ang hepe ng NBI Cybercrime Division. Magandang umaga po, Mr. Lorenzo. Magandang umaga, Sir Christian. Umaga po. Magandang sorry. Magandang umaga po. Salamat po sa pagtawag. Okay. Linawin lang po natin. No? So nahuli niyo na po yung mga suspect doon po sa hacking na nangyari recently po. No? Ilan po ba yung total na naaresto nyo at ilan pa po yung hinahanap? Sir Christian, nakahuli na kami ng 5 na members ng group na nagsagawa nga money heist noong December of 2021. Pero madami pa kaming na-identify at yun nga, tinutugis namin, nag-case build-up kami. Ang maganda ho naman dun, kilala na natin sila. Dati kasi, ano lang, mga pseudonym lang eh, mga fake account. Dun lang yun lang ang mga pakilala nila. Pero sa ngayon, at least kilala na natin sila, it's only a matter of time na magkaroon tayo ng positive actions against sa kanila. Okay, pero sa pagkakaalam niyo po so far, no, gaano po ba talaga kalawak yung operasyon ng grupo na ito? At saka isang grupo lang ba ito o basically sanga-sanga? Kasi kanina sa news item po, parang lumalabas, meron silang mga dealings, no, among hackers at nagpapasahan o nagbumibili ng mga data. Tama po ba? Totoo yan. Totoo yan na, Sir Christian, minsan nagko-collaborate kasi yung iba-ibang grupo. For example, nagsishare sila ng mga ano yung email list. For example, yung isang grupo kailangan niya lang isang mga accounts particularly to one bank. So magsaswap-swap lang sila. Ganun naman ang nagiging kalakaran ngayon. Pero ito, ang naging project nila noong December is specifically yung BDO nga. All right. So Mr. Lorenzo, si Zen Hernandez po ito. Good morning sa inyo. Good morning, ibig sabihin ba nito kung hawak niyo na at least itong mga suspects na nakikipag-deal din sa ibang hackers, kaya po ba natin na mahinto kung meron mang plano sa iba pang kumpanya? Kasi mukhang may impormasyon na mga tao na, yun nga, umiikot talaga at binibenta-benta at pasa-pasa. Ma'am, maganda ho yung tanong nyo, pero nasasabi nga natin is knowing is half the battle. Kilala na natin sila at may mga information nga kaming nakuha, ma'am, na meron na naman silang tatargetin na isang bank. Kaya nga nakipag-schedule na kami dun sa bangko na yon. Mag-discuss kami. At least yung mga nasabi sa amin, nalaman namin, ma-discuss na ako kanya. Para at least ma-review nila. Magkaroon sila ng process review doon sa security nila po. Tama ho yung tanong niyo, ma'am. Okay. And nakukuha daw itong mga impormasyon through phishing. Just in case may mga viewers pa rin tayo na hindi naiintindihan, sa mabilis na description, sir, paano ginagawa yung phishing? Ma'am, yung phishing kasi, ang pinaka-basic niyan is makaka-receive ka ng email, kunyari sa isang banko, ikiklik mo yung link, tapos mapupunta ka kunyari doon sa isang page, tapos hihingi nila yung password mo, credentials mo, date of birth mo, addresses, yung mga credentials mo hihingin. Akala mo kasi nasa banko. Yun nga ang payo natin, ma'am, dapat hindi tayo nagki-click ng ganun at hindi natin binibigay yung password natin. Pag may tumawag din naman sa atin, ma'am, nagpapakilalang bangko, may sense of urgency, tapos nagmamadali, tinatakot tayo na
makukompromise yung account natin, may gumagamit na account natin, huwag ho natin ibibigay yung OTP, huwag natin ibibigay yung password natin pag gano'n. Kasi yun yung pinaka-basic ng video. Alright. Ito bang sa GCash naman na may fraud incident din umano ay medyo pareho ng style? At ano ba yung mga insidente in particular? May nangyari ba? Ma'am, usually kasi ang GCash, nagiging money transmitter lang ng mga sindikato. Doon lang nila pinapataan yung cash out nila or pag magta-transfer sa ng mga funds na galing sa mga nakakaw nila. Doon nila mismo pinapadaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Partner, may tanong okay. Ka pa kay director? Medyo nakakatakot din yung development, no? Lalo yung sa GCash din. No? At binanggit ng GCash na nakikipagtulungan po sila sa inyo, no? Sa NBI. Pero yung ganun, paano po nai-encash yun? Tsaka, for example, pwede pong ipaliwanag nyo po na medyo mabilis, sir. Di ba ang ginamit nila sa BDO yung Mark Nagoyo, yung account, no? So, paano nila na-encash po yun? For example, sa pamamagitan ng GCash. Sir, actually, ang GCash, nakikipagtulungan din sa amin kahit na hindi sila involved dun sa kaso noong December. Kasi, sir, hindi dinaan sa GCash yung mga proceeds, yung mga illegal transfer, instantly ho yun eh. Although ho, itong specific case na to, malaki ho ang tulong ng GCash sa amin dahil ho may mga dami ho kami na identify na sa tulong ho ng mga money transmitters. Doon ho gagawin eh, InstaPay from BDO, papadaanin sa InstaPay to another bank. Doon ho nila pwedeng withdrawin doon sa receiving bank. Okay. Tapos lastly po, sir, yung ano yung mga pwedeng gawin para at least mas ma-monitor? May paraan ba para mas malinis yung ganitong proseso on the part of the transmitter sa mga GCash for example, para ma-detect kung yung dumadaan na pera sa kanila ay galing sa masamang source, no? Katulad ng nangyari dito po. Sir, unang-una kasi sir yung security side. For example, ng money transmitter, in place na ho yan eh. Kaya ho, kung hindi lang ho natin nababalitaan, madami ho silang nabablock na mga out-of-pattern transaction. Hindi lang ho natin na ibabalita yon. Pero ang dami-dami ho nabablock ng mga money transmitters na suspicious transaction. Kaya lang, sir, totoo lang, there will always be a vulnerability in the system. And yung mga hackers natin, spammers natin, will try to find a way. Talagang minsan may butas mo eh. May vulnerability ho yung process. No matter how it's going to increase or heighten up yung security posture mo. Meron at meron ho eh. Pero sa publiko, dapat mag-umpisa din ho sa atin. Dapat ho, wag na ho natin i-share yung OTP natin at yung password natin. In that way, kahit na affected yung account natin, sir, at least maibabalik sa atin yung pera. Makikita naman ho ng banko yun eh, kung na-share mo yung OTP o yung password mo. Pero katulad nung insidente ho nung December, substantial ho noong fund na illegally transferred na ibalik po doon sa mga depositors. Okay. Alright. Maraming salamat po. Oo. Mr. Lorenzo, salamat po. Ng NBI Cybercrime Division. Alright. Magandang araw po. Spotlight. Sa ating Spotlight Balita, excited na ang young actor na si Zaijan Jaranilla sa pagganap bilang Ding sa inaabangang Darna the TV series. Ayon kay Zaijan, moderno ang atake ng serye dahil mas matanda ang kanyang role bilang si Ding kumpara sa mga naunang gumanap na mas bata ang karakter. Makakasama ni Zaijan sa serye si Jane De Leon bilang si Darna, gayon din sina Janela Salvador at Iza Calzado. Bukod sa Darna the TV series, mapapanood din si Zaijan bilang si Gio Ilustre sa The Broken Marriage Vow na magsisimula na sa Lunes, January 24. Yan ang kabuuan ng Teleradyo Balita ngayong Sabado, January 22, 2022. Ako po si Christian Esguera.
Enjoy your Saturday, mga kapamilya. Ako naman ang inyong kabalitaan, Zen Hernandez. At susunod na, Henry Umaga Diaz. Handang maghatid ng balita. Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw. Alalayan lang tayo ngayon. Ha? Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patrol ng Pilipino. Sa habang panahon. Ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patro.